Ecclesiastes chapter 32. Kung ikaw ay ginawang pinuno ng isang piging, huwag mong iangat ang iyong sarili, kundi maging kasama ka nila na gaya ng isa sa iba. Ingatan mo sila at sa gayon ay umuupo ka. At kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong katungkulan, kumuha ka ng iyong pwesto upang ikaw ay maging maligaya kasama nila at tumanggap ng korona para sa iyong maayos na pagkakaayos ng kapistahan. Magsalita, ikaw na nakatatanda, sapagkat ito ay nararapat sa iyo. Ngunit nang may tamang pagpapasya at hindi hadlangan ang musika, huwag ibuhos ang mga salita kung saan may manunugtog, at huwag magpahayag ng karunungan nang wala sa panahon. Ang konsyerto ng tugtugin sa isang piging ng alak ay parang singsing ng carbuncle na nakalagay sa ginto. Gaya ng isang panatak ng esmeralda na nakalagay sa isang ginto, gayon ang himig ng musika na may mabuting alak. Magsalita ka, binata, kung kailangan, at bihira na kapag ikaw ay tinanong ng makalawa. Hayaang maikli ang iyong pananalita na nakauunawa ng marami sa kakaunting salita, maging gaya ng nakakaalam ngunit pinipigilan ang kanyang dila. Kung ikaw ay kabilang sa mga dakilang tao, huwag mong ipapantay ang iyong sarili sa kanila. At kapag ang mga matandang tao ay nasa lugar, huwag gumamit ng maraming salita. Bago ang kulog ay kidlat, at sa harap ng taong may kahihiyan ay paroroon ang lingap. Bumangon ka ng maaga at huwag kang maging huli, ngunit umuwi ka ng walang pagkakaantala. Doon ay magsaya ka at gawin mo ang iyong ibig, ngunit huwag kang magkasala sa pamamagitan ng mayabang na pananalita. At dahil sa mga bagay na ito, pagpalain mo siya na lumikha sa iyo at pinunan ka ng kanyang mabubuting bagay. Ang sinumang natatakot sa Panginoon ay tatanggap ng kanyang disiplina, at silang nagsisihanap sa kanya ng maaga ay mga kasumpong ng lingap. Ang humahanap ng kautusan ay mapupuno niyaon, ngunit ang mapagkunwari ay matitiso doon. Silang nangatatakot sa Panginoon ay makakasumpong ng kahatulan at magpapaningas ng katarungan na parang liwanag. Ang taong makasalanan ay hindi magpapasaway, kundi nagdadahilan ayon sa kanyang kalooban. Ang taong nagbibigay ng payo ay magiging maalalahanin, ngunit ang isang kakaiba at pagmataas na tao ay hindi natatakot, kahit na sa kanyang sarili ay gumagawa siya ng walang payo. Huwag gumawa ng anuman ng walang payo, at kapag nagawa mo na, huwag kang magsisi. Huwag kang lumakad sa daan na iyong ikabubuwal, at huwag kang matisod sa gitna ng mga bato. Huwag kang magyabang sa simpleng daan, at mag-ingat sa iyong sariling mga anak. Sa bawat mabuting gawa, magtiwala sa iyong sariling kaluluwa sapagkat ito ang pagsunod sa mga kautusan. Siya na naniniwala sa Panginoon ay nag-iingat sa kautusan. Siya na nagtitiwala sa Kanya ay hindi magiging mas masahol pa.